What if mali yung desisyon pinili mo? Paano kung may mas maganda pa pala? Tutuloy mo pa ba? O susuko ka na? Hindi ko alam. Kung saan ako nagkulang. Hindi ko alam kung anong nangyayari. Pero, bakit ayaw nila akong tanggapin? Ang buong akala ko, malaking problema na ang hinarap ko nung nag-aaral pa ako. Akala ko, matatapos na ang problema kapag gumraduate na ako. Pero hindi. Hindi pa pala. Ngayon, hindi ako handa. Okay lang yan, Mac. Try and try lang. Nandito kami para sa'yo. Basta sama-sama tayo. Pasensya na po na. Hello? Yes po, this is Diana speaking. Talaga po? Nakapasa po ako? Hala, thank you po. Thank you po. Ako, I will not face this opportunity po. Thank you po, okay po. Sige po. Maraming salamat po ulit. Akala ko, okay na. Pero... Hi. Busy ka? Hindi pa rin ako makapag-desisyon eh. Can you hear me out? Remember dun sa work na pinapangalangan kong ako, ha? Natanggap ako to. But yun nga, si tita, biglang ano, nalikament ako sa kakilala niya. Hindi ako makatanggi. Kasi syempre, laka ng utang na loob sa akin. Siya yung nagpa-aral sa akin. Tapos ngayon, eto, andito ako sa sitwasyon na kailangan ko pumili sa pangarap ko ba o dun sa tao na naging dahilan kung ba't nandito ako ngayon. If umukay ako kay tita, paano pag hindi ko gusto yung work, yung environment, kung ano pa. Tapos kung hindi naman ako, parang ang sama ako. Siya na nga nagpa-aral sa akin. Tapos, nagmamaganda loob na magkaroon ako ng trabaho dahil ilang beses na nga kasi ako nare-reject. Tapos, biglang pag meron na ayawan ko. Pero nanghihinayang ako sa job offer ko ngayon, legit. Gusto ko yung work at alam ko kasing mag-grow ako doon. So, tingin mo. Sa huli, nagdesisyon ako para sa sarili ko. At ang desisyong ito ay ang maging masaya. Paano nga ba masasabi na ang desisyon natin ay tama? Ito ba ay ayon sa kagustuhan ng nakararami? O dahil ito ang dapat? Ay, ano ka pala? Diba, umorder ako sa'yo ng skincare? Ayaw nga pala. Ay, nagbibenta ang skincare? Oo, bakit ito, ma? Siguro mas maganda ay kung munang gumamit. Diba? Teka. Parang mali. Hi, guys. Good morning. Oh, late na yun, ah. Nalilito kang tayo kasi ng daan eh. Lubok-lubok. May naalala lang ako. Sino? Wala lang yung paa mo. Chas. Ito na naman. Ito na naman sila.
Gusto kong takasan na lang ang sitwasyon na ito. Para hindi ako makompromise. Pero hindi. Hindi na nakakatuwa yung mga insensitive jokes nila. Ano bang dapat kong gawin? Pagsabihan ko ba? O hayaan ko na lang? Otoy, bibili muna kami ng pagkain, ah. The usual ba? Oo, yung usual akin. Ikaw ba? Sige, yun na lang din. Okay, tara na. Ingat kayo, ah. Ingat kayo, hintayin namin kayo sa parking lot, ah. Okay. Taga naman nila. Ang hain. Ay, ano, may gusto akong pag-usapan. Ano yun? Parang ang drama naman yun, ah. Ano kasi, diba, friend naman kita. And matagal na kitang ka-work. Okay naman yung sense of humor mo. Pero minsan kasi parang, alam mo yun, ang harsh na ng mga sinasabi mo. Ha? Ako? Nakakasakit ba ako? Wait lang, makinig ka muna. Ganto kasi, minsan kasi pag nag-joke ka, nakakatawa siya, pero parang hindi na siyang komportable, ganun. Parang hindi siya nakakakomportable, ganun. Minsan, oh, wala nang problema mag-joke, pero kaya nga may joke kasi dapat nakakatawa. Minsan kasi yung joke mo parang over the backwood na, nakakasakit na gano'n. Wala, ganun na ba ako? Minsan, no, siguro, pero dahil nga sobrang gusto mong maging light yung atmosphere, minsan, humasik ka sa sitwasyon. Minsan kasi, oo, hindi sa lahat ng oras, lahat ng tao maintindihan ka pagka nag-joke ka. Kasi baka may iba may misinterpret nila, gano'n. Wala ko pasensya, hindi po kasi alam kung na yun na yung nagagawa ko eh, pero swear, hindi ko alam na ganun na yung nangyayari. Tsaka, pero huwag kang mag-alala, hindi ako galit sa'yo, I don't mean anything. Sinasabi ko lang sa'yo to bilang as a friend. Kasi, ang gusto ko, ano, maging mindful ka. Kasi baka mamaya kapag ka, ano, sa ibang tao pa malaman, so mas masakit yun. Tsaka, baka mamaya kasi, sabihin mo, mag-act ka ng ganyan sa ibang tao, so baka mapaaway ka pa, di ba? Ganon, ha? Pero pasensya talaga, hindi ko talaga alam kung anong sasabi, kung ano yung nagawa ko, or may nasabi man akong mali, ganon. Pero sinasabi ko lang talaga sa'yo as a friend, ha? Sana wag mong masamain. Okay lang yun, pero thank you na rin dahil sinabi mo yung mali ko, and alam ko naman na mabuti yung intention mo, hindi para masaktan lang din ako. Sa huli, na-realize ko na wala naman palang masama kung pipiliin mo ang dapat. Siya ang isa sa mga dapat ko. Ngunit bukod sa sayang nararamdaman ko, kaakibat nito ang takot at lungkot. Dahil alam kong hindi ito magtatagal. Dahil sa estado ko ngayon, alam kong bawal to. Uy, napapadala sa atin yung pagpapadala sa'yo, ah. Sino yan, jawa mo? Hindi ko mapapadala. Ay, wow, may admire si Akla. Ganda naman. Sa oras na to, alam kong higit sa katrabaho ang tingin natin sa isa't isa. At sa puntong to, hindi puso ang siyang dapat na mauna. Masarap sa pakiramdam ang alam mong may taong handa kang samahan. Lalo na sa mga oras na kailangan mo ng kausap. Pero sila, ayaw kong masayang paghihirap nila. Ang pamamahal na gusto kong tumbasan. Kaya sila muna. Kahit na ikaw yung taong handa ko ipaglaban, pero alam ko din kung kailan ako dapat lumaban. Sa pagkakataong ito, salamat sa mga ngiti at lungkot na kasama kita. Gusto kita, pero pinapakawalan na rin kita. Pero mas masarap pala pag ikaw ang pinaglaban. Ang bawal ay magiging pwede. Ang ngiti ay magiging halakhak at ang lungkot ay magiging pagmamahal.